mga ka-PYT buddy, welcome sa another tutorial. So for this video, pag-uusapan natin ang YouTube Studio. So kung YouTuber ka, hindi pwedeng puro upload lang, kailangan mong i-optimize ang channel mo para mas maraming views and subscribers ka makuha. So gamit si YouTube Studio, ano nga ba yung mga bagay na pwede natin gawin? So open natin si YouTube Studio. So pag na-install na natin si YouTube Studio, login lang tayo gamit ang ating account. Ito yung main dashboard niya. So ano nga ba si YouTube Studio? Itong si YouTube Studio, ito yung on the go version or handy version ng YouTube Studio ng ginagamit sa PC or sa desktop. So ito yung mobile version niya. So ano yung makikita natin sa main screen, yung dashboard niya. Katulad niyan, channel account, ilan yung subscribers, then yung analytics, watch time and minutes, 270 minutes, views, 119 views, subscriber change plus 80. Okay, nandito rin yung videos mo and comments, yun yung most recent comments. Punta tayo dito sa tatlong line sa taas. So ito yung menu niya, dashboard, videos, playlist, comments and analytics. Pupunta tayo ng videos. Ayan, ayan yung mga uploaded videos ko. Anong pwede natin gawin dito? So open natin tong yung first video. Ayan, kung mapapansin nyo, may maliit na pen sa taas. Pwede tayong mag-edit ng information or details. Natin. Ayan, pwede tayo, unang-una pwede tayo mag-edit ng thumbnail. Click thumbnail. Yeah. Pwedeng mag upload ka from your album or pumili ka lang dito sa generated thumbnail ng YouTube. Ayan. So back ko na lang Discord. Ayan. Aside from thumbnail, pwede mong baguhin yung title ng videos mo, description, privacy, and kung may playlist ka, pwede mo rin siyang i-add. So itong playlist, napaka-importante nito dahil mag-a-attract ito ng more views sa channel mo. Halimbawa, may part 1 and part 2, part 2, part 3 tutorial ka. Yan, gamitin mo yung playlist para sunod-sunod yung ma-play yung video mo. So dito pwede mo rin magbago ng tag, or maglagay ng tag. Katulad niyan, para mas maging visible yung videos mo on top on search result. Dito pwede mo rin siya palitan ng category. Ayan, depende sa content niche mo. Then license and right ownership. Kung gusto mong i-share sa iba, creative commons attribution, meaning pwedeng gamitin ng iba yung uploaded videos mo na may consent mo siya, na pinapayagan mo siyang gamitin yung video mo for other purposes. Pwede lang i-re-upload ganun. So itong ano, nire-require din nila na yung nire-record din nila itong COPPA or Children's Online Privacy Protection Act. So click mo lang kung it's made for kids, hindi mo siya pwedeng lagyan ng advertisement or hindi siya pwedeng ma-monetize. So depende sa content mo, pili ka lang dyan kung for kids ba siya or it's not made for kids. Pero gaya nga na sinabi ko sa inyo, kung it is meant for kids, hindi mo siya pwedeng i-monetize. So ayan, allow comments, user can view ratings. Okay,
And itong sa distribution, allow embedding. Ibig sabihin, pwedeng i-copy yung videos mo papunta sa website ng isang tao or yung sarili mong website. Kung i-on mo yan, pwede siyang makopy ng iba. Then, kakopy niya yung code papunta sa website niya or sa isang blog. Discard. So, back tayo. So, ito makita niyo rin dito yung analytics niya. Kung halimbawa, itong first video, mayroon siyang 10 views, 3 comments, and 2 likes. So, ganyan ka-convenient yung analytics or yung YouTube Studio. So, dito tayo sa playlist. Makikita rin natin kung may playlist tayo dito. Katulad nyan, meron akong playlist, Knowledge 101, and meron tong apat na video sa loob. And comments. Yan. Dito sa comment section, pwede mo siyang piliin. Publish, help for review, please spam, cancel. Katulad nyan, pwede ka mag-like, pwede ka rin mag-heart button, pwede ka mag-report ng spam, ayan. Pwede ka rin mag-hide, pwede ka rin mag-reply, ayan, okay? So, ayan. And ito, importante, pinaka-importante itong analytics. So, ito yung overview, ito yung performance ng channel mo. For the last 48 hours, nakakuha ako ng 9 views. So, last 2 days, nagkaroon ako ng 9 views. And ito yung mga video na na-views last 2 days. Ayan. And watch time niya, total is 270 minutes. Then, ang views, 119 views. Ang average view duration, 2 minutes per video. Subscriber count last 28 days last 18. So watch time. So yung hindi mga nakasubscribe, 99.8% yung nagview na hindi nakasubscribe sa akin. Likes and top videos ko. So ayun yung top videos. And discovery. Paano nga ba na-discover yung videos ko? So impression last 28 days is 1071. Ibig sabihin ng impression, kung ilang beses lumabas yung thumbnail sa YouTube, yung thumbnail ng videos mo sa YouTube. Halimbawa, nag-open yung isang user ng nag-open niya ang isang tao ng YouTube, then makikita niya yung thumbnail ng videos mo doon, counted yun as a one impression. So yung click through rate 7%. So nakita nila yung thumbnail ng videos ko. So kinilik nila. Ang click through rate ko is 7.7% pa lang. Pwede mo rin siya i-click para mag-expand pa siya. Click natin. Yun, makikita mo dito yung date from April 6 to May 3. So pinakamataas is nung May April 17, kung hindi ako nagkakamali, April 17, yan. Nag-spike siya, then nag-drop down, ngayon nakabawi siya nung May 2. Yan. Ito yung traffic source. So channel pages, dahil na na-share ko siya sa ibang friend ko, so, nakagather siya ng 43%, almost kalahati. And YouTube search, yung pangalawa. So ibig sabihin, nag-a-appear sa YouTube search yung mga videos ko. So and malaki rin siya, 38.2. So nagtatap siya dahil na-optimize natin yung channels natin sa tag, sa description, and sa title. Even yung mga thumbnail natin na ginamit. So, yung top external source is yung Facebook, dahil na-share nga natin siya sa social network natin, and kay Google din. So nag-search sila sa Google and lumabas yung videos ko sa result, which is a napakagandang balita. So ayan, audience, interactive content. Bago pa lang yung account natin, kaya yung data is hindi pa siya
ganun ka dami. Kaya halos wala pa. Kaya guys, tulungan nyo ako. Subscribe kayo for me time. So, ito limited lang yung makikita natin dito. Kung gagamitin natin yung YouTube Creative Studio sa desktop or sa PC, mas maraming content yun. Katulad ng retention rate, etc. Mas broad siya kumpara dito. So, mas maraming metric or performance indicator. So, yun lang muna sa ngayon. Sana may natutunan ulit kayo. And for more videos, subscribe po kayo. Tulungan po tayo. And hit the notification bell. Hanggang sa susunod po tutorial. Salamat po.